Kamusta mga kabosay? Welcome po dito sa channel ko. So for today's vlog po, ang video natin na gagawin ngayon, magre-repat po tayo nitong ating changgubat na bonsai. Ayan guys, mga kabosay. Changgubat po ito. Irerepat natin dito sa paso na to guys. Dito sa porcelain na paso na ito, mga kabosay. Ipat natin dito. Tapos, lagyan natin ng moss. Yes. Lagyan natin siya ng moss sa ibabaw para pumogi, pumorma, mga kabosay. So yun guys, bago natin umpisan yung video, medyo matagal akong walang shoutout itong mga nakaraang mga vlog ko. Magsa-shoutout muna kayo tayo mga kabosay. Baka na din mga pangalan nyo guys. So yun nga mga kabosay. Shoutout kay kabosay na Joe De La Cruz ng Obando, Bulacan. Ito po yung bumili sa atin ng Argo Tewa nung nakaraan, si Joe De La Cruz, Josephine De La Cruz ng Obando, Bulacan. Tapos shoutout din kay Joel Robles, kay Renz Lawrence, yung ginuna natin ng bosay pat pattern, si Renz Lawrence. Marami na daw order mga kabosay. Shoutout din kay Luxus Bazar, kay Chito Dueñas, kay Anthony Simangan, yan yung mga kumuha sa atin ng mga Argo Taiwan. Kay Nerds Versosa, kay Ryan Christopher Aldaba, kay Arnel Alampayan, kay Jericho Aquino ng Manawag, Pangasinan. Lagi nag message sa akin, friends kami dito sa Facebook . Si Jericho Aquino ng Manawag, Pangasinan. Shoutout po Jericho. Shoutout din kay Raymond Castañeda, kay MJ Lopez, kay Criselda Pandak ng Cardona Rizal. Kamusta mga taga Cardona? Kamusta kayo dyan? Shoutout din kay Buhay Bukid Mix Vlog. Pakibisit po yung channel. Butbosin mga vlog. Tsaka kay June Laude. At syempre kay Aljur TV. Yun mga kabosay. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta sa channel. Thank you. Maraming salamat po. Kamusta mga kabosay? Huwag natin patagal ito. Pasukin natin yung intro ko. Kaya intro! Pasok! So yun na nga mga kabosay. Re-repat natin ito mga kabosay dito sa magandang bonsai pot na ito na maliit. Mga kabosay, medyo matagal na rin sa akin itong changgubat na to. Ito yung mga unang ginawa natin ng mga bonsai. Visit nyo po yung ilalagay ko po sa dulo itong video na to, yung link para mapanood nyo po yung video nito nung ginawa ko itong changgubat na to mga kabosay. So yun guys, isa na natin. Syempre, tatanggalin muna natin dito sa sa pot nga dati. Kung anong itsura ng ugat nito. Mag-wanya na rin sa akin itong mga kabonsai. Hindi ko pa nasilip itong ugat nito. Ngayon lang natin ito i-re-repat ulit. Tignan natin kung anong itsura. Guys, yan yung kagandahan ng river sand yung gamit nyo na pinagtanim ng mga bonsai nyo, kasi madaling tanggalin yung river sand kapag magre-repat. Balang ginamit ko dito dati pumice rock tsaka river sand magkahalo. Guys, ayan. Ayan yung forma niya. Bali ito mga kabosay, ugat lahat yan. Puro ugat yan. Tapos dito lang yung pinira ko sa pinakang dulo. Dito. Yan yung pinakang trunk lang niya, yung dulo na yan. Pero ito, lahat yan, ugat yan. Nakabaluktot na yan guys. Puro ugat yan guys. Ito guys oh. Yung mga unang ginawa na yung OLTB Mix Vlog na bonsai, mga kabonsai.
medyo babawasan natin guys yung ugat. Mahaba na ito. So guys, ipat natin dito. Parang ganyan ang magiging itsura niya mga kabongs. Formado, maganda. Unahin natin mga kabongs ay pebbles, maliliit. Yan sila, pinakang ilalim ng pot guys. Yan, ganyan kaliliit na pebbles. Ito yung pinag-bistayan itong river sand. Ito lang. Para sa magandang drainage. Init. So bali mga kabongs ay ang ginamit ko mixture ng pagtatay naman natin sa kanya, river sand to, na binis tayong pinong river sand mismo, tapos kukupit, tapos may garden soil na konti, pero mostly kukupit to mga kabos. Sana natin. Kukupit, tsaka river sand, 50-50. Hindi na tayo magbabawas ng masyado marami ugat para hindi ma-stress yung tanim natin dahil hindi ko na i-de-depulate ito mga kabosay. Ganito na ang tsura nito. Basta wag lang paarawan kahit hindi na i-depulate mga kabosay. Ganda oh. So bali may nagtanong pala sa akin mga kabosay kung saan ko binibili yung pot na yung maliliit na pot para doon sa mga mini bosay yung lagatin noong nakaraan. Sa Japan Surplus po marami pong ganun mga kabosay, Japan Surplus. Pero yung sa akin binili na rin natin sa tao, sa tropa natin. Sila ang bumili sa Japan Surplus tapos akong bumili sa kanya. Galing pang Bulacan mga kabosay yung ginagamit ko. Kabosay, atin na natin. Ganda yan guys oh. Tapos lalagyan natin dito ng character yan kapag meron na tayo. Pwede rin natin lagyan ng bato dito para forma niya, design. Diligan muna natin mga kabosay. Awesome guys. Nadiligan na natin. Forma niya ngayon mga kabosay. Elegante, formado, maganda. So sunod naman natin gagawin mga kabosay. Siyempre, mas pagkaganda yung pa natin itong ating halaman, bosay natin. Maglalagay po tayo ng moss. Ayan. Ito po yung mga moss na tumutubo sa mga gilid-gilid ng mga pader. Kinuha natin ito kahapon. Tapos binabig ko sa tubig kasi tuyo ito, medyo tuyo na ito mga kabosay dahil hindi masyadong umulan ngayon. Kaya medyo naging berde naman na uli. Inano natin sa tubig ito, parang diniligan ko rin. Binabig ko sa tubig para sumariwa siya. Ito na may ilalagay natin guys. Pero bago natin ilagay yan, kailangan muna natin lagyan ng ito guys, putik. Putik yan guys, putik. Malagkit na putik sa ibabaw. Itong pot natin para dun dumikit yung moss at para mabuhay siya mga kabosay. Dahil kung hindi natin ito lalagyan ng putik, mamamatay rin ito kasi pag naarawan. Madadry ito kasi river sand ito. Tsaka kukumit lang. Madaling matuyo ito. Kaya lupa ilalagay natin sa ibabaw ng putik. Parang putik na yan guys. Yung malagkit na putik na to para tumagal ang buhay ng moss natin mga kabosay. Natin guys. Manipis lang.
Bali yung moss, protection na rin niya sa ano mga kabosay doon sa riversan para pag magdilig hindi magtalisikan guys. At saka syempre ang number one dito magandang tingnan yung halaman natin mga kabosay. O yung bosay natin magandang tingnan kapag may moss. Formado. Kutsara ginamit ko. Pero wag yung kutsarang ginagamit yung pagkain guys. Baka madali tayo ni Mrs. Gumagalaw-galaw pa. Pero kapag lang araw lang yan guys stable na yan. Putik. Ayan natin yung bisik. Oh guys, yan na yung putik sa ibabaw. So dito natin lalagay guys yung moss. Ibabaw ng putik yan. Oh, so yun na nga mga kabosay, eto na po ang ating ginawang pagre-repat dito sa porcelain na ano, porcelain na pot. Ganda na itsura mga kabosay oh. At saka yung moss na nilagay natin okay na ngayon medyo babawasan natin ng konti itong sanga nitong ano natin, titrim lang tayo guys, titrim lang natin. Pero hindi na natin guys i-depolate. Hindi natin babawasan ng dahil magbubulaklak na guys, malapit na magbulaklak. Ayan, ito na guys. Bulaklak na yan mga kabosay. Okay na yan guys. So yun mga kabosay, ito na po yung ginawa natin guys, yung repat natin dito sa magandang kulay puting pot. Bagay na bagay yung ano natin, bonsai natin dito sa pot na to. Buti natin yung konti yun guys, yung likod niya ganda ng forma guys ng ugat yan guys, ugat yan. Ganda ng itsura, masaya sa pakiramdam dahil yung gusto ko nangyari na dito. Matagal din bago ko naripat kasi wala tayong pot, wala pa tayong pambili. Ngayon naripat na natin guys. Ganda ng itsura mga kabos. Awesome guys, sana po
nag-enjoy kayo sa bagong vlog natin. Sana may natutunan kayo dito sa ginawa nating pag-repat dito sa maliit na paso, itong changgubat natin mga kabonsai. Bago lagi ng lupa, nilagyan natin ng pebbles na maliliit. Ganito, pebbles, tapos river sand, tsaka cowpit. May konting garden soil, parang 50-50 ang mixture. Tapos nilagyan natin ng moss, pero bago lagyan ng moss, kailangan lagyan ng putik para yun ang magiging, doon didikit itong moss natin sa putik na ilalagay natin guys. So yun mga kabonsai, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. At yun nga po, sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo. Maraming salamat pa rin po sa patuloy na pagsuporta sa channel ko, OLTV Mix Vlog. At yun po, sa hindi pa po nakapagsubscribe, please po pakisubscribe ng channel ko, pakipindot po ng notification bell, tapos ang pipitin ninyo para update po sa lahat ng mga bonsai vlog syempre na ilalabas natin mga kabonsai. So yun guys, hanggang dito lang muna ulit, stay safe, syempre God bless us all po mga kabonsai. Maraming salamat po.